Nandito tayo sa Seeing God in Our Pain. At yan ang laging katanungan ng tao, why? Bakit mayroong pain? Bakit mayroong suffering? And I do believe, dun sa tatlong kabanata or time ng ating pag-aaral, nalaman na natin yan. Last time na pag-usapan natin na kung bakit mayroong pain or suffering ng isang tao, simply because sa pangsarili niyang maling choice or choices. Sabi nga natin, walang turuan. Nung magturo si ng kastiguhin ng Panginoon si Adam, itinuro niya si Eve. Si Eve naman, itinuro naman si Satan, yung ahas, yung serpent, at wala na nga naituro yung serpent. Gayunpaman, nang magparusa ang Panginoon, hindi naman si Lucifer lang eh. Hindi lang naman yung serpent. Maging yung dalawa. Kasi pinili nilang sumunod. Diba? Doon sa mali na panukala nung ahas. So, kung meron man tayong pain or suffering nowadays, according sa ating pinag-aralan, according sa Biblia, sa Bible itself, because of our wrong choice or choices. One way or the other, sigurado, mali yung ginawa kasi nating pamimili. Kaya tayo merong pain and suffering sa ating mga puso. So ngayon naman, pag-usapan natin, suffering because of the choices of others. Ito, minsan lang to eh. No? Minsan lang mangyari yan, I believe in my heart. Kadalasan, meron tayong pain sa suffering, especially yung mga major pains and suffering, personal nating mga choice. Gusto nating masarapan ngayon, gusto nating maging madali ang mga bagay ngayon, at mali yung naging kapamaraanan, yung mga pinili natin. So be it, magdurusa tayo ng mahabang panahon. So pag-usapan natin ngayon itong choice of others. Pagdurusa dahil sa choice ng others. In one way, all of us bear the consequences of Adam and Eve's choices. Kung tutuusin, lahat ng mga nararanasan natin ngayon, even yung paggamit ng free will sa maling kapamaraanan, minana natin kay Adam saka kay Eve. Gayunpaman, hindi natin pwedeng entirely sisihin yung dalawa. Hindi po pwedeng each time tayo nagkakasala, kagagawan to ni Adam saka ni Eve. No way! Hindi rin niya itinuturo natin, mga kapatid. Hindi rin po pwede na sa tuwing tayo nagkakasala, nakakagawa ng wrong choices, yung kalaban, yung mga demonyo ang sisisihin natin, hindi rin po pwede siyempre. Kasi then again, personal ang accountability natin sa Diyos. So kaya in one way, all of us bear the consequences of Adam and Eve's choices. In a clearly different way, however, as we move forward to the first children, siyempre nagkaanak yung dalawa eh. Pinalaya sila sa mula sa hardin, at nagkaroon nga ng pamilya yung dalawa. Nagkaroon sila ng mga anak. We also see that all of us make choices. And those choices often hurt others just as harshly they hurt us. Halimbawa, anyway, pinag-uusapan dito yung mag-asawa. At yung mag-asawa nga, nagkaroon sila ng mga anak. Sa mga may pamilya, any kind of choice na ginagawa nating mga magulang, directly apektado ang mga bata. We really cannot afford to be selfish, especially kapag may mga anak na tayo. We cannot. At marami sa atin dito, kandahirap sa pagtatrabaho, especially yung talagang tumatagap na kampawis para kumita, those are for the kids, for the children. No, para mabuhay natin yung mga bata na ibinigay sa atin ng Panginoon. Because children are inheritance, gifts from the Lord. Hindi lamang yung mga bata, we know, lahat ng meron tayo sa buhay, pahiram lang lahat ng Lord. Pinaalagaan sa atin ng Lord. We are stewards. Mga stewards lamang ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Lord. Hindi lamang yung ating personal na buhay. Siyempre yung ating mga katawan, ang sabi sa Biblia, it is the temple of the Holy Spirit. Tama yung sinabi ng Panginoon eh, the spirit is willing, but the flesh is weak. Inabuso mo yung katawan mo, gusto kang gamitin ng Holy Spirit, hindi mo kaya. Right? Hindi mo kaya.
Inabuso mo yung katawan mo eh. Paano kung gagamitin ngayon ng Holy Spirit? Di ba? Hindi lamang yon, maging sa mga financial, sa mga material possessions, ganun din. Ang sabi sa Biblia, malinaw, one of my principles in life, kung hindi kita mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi kita pagkakatiwalaan sa malaki. So kung meron tayong mga kakarampot na mga meron ngayon, at hindi natin kayang pangalagaan, hindi natin kayang i-invest, no? Palakihin, let's say. Okay, fine, alagaan, i-maintain. Then, paano tayong bibigyan ng Lord ng something bigger? Very, very basic principle ng Lord. Kung sa kakarampot na halaga, hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon, never tayong pagkakatiwalaan sa mas malaki, syempre. Maging sa mga tao, ganun din. Paano ko ito pagkakatiwalaan? Ano sinabi ng Panginoon? Binigyan ko nga kayo lahat ng talents eh. Pare-pare yung amount naman yung binigay ko sa inyo eh. Tigay 1,000 piso nga eh. No, kayong tatlo. Tapos after a while, umalis ako, pagbalik ko, yung dalawa, napalago nila yung 1,000 pesos, let's say. Yung isa, ano ginawa? Ibinaon sa lupa. Walang nangyari. Ano naging, of course, spiritual ang message nun. At the same time, may apply natin, of course, sa mga material possessions. Anyone na hindi mapagkakatiwala ng Panginoon sa maliit, hindi niya pagkakatiwalaan sa malaki. So yes, let's pray. Panginoon, pagpalain mo po kami materially, financially, pero itanong mo rin sa sarili mo, mapagkakatiwalaan ba ako ng Panginoon? Kasi kung hindi po, anong sagot ang gagawin ng langit? Of course not. Of course not. So titingnan natin ngayon, dun sa mga unang naging anak ni Eva at ni Adan. Yung sarili nilang choice, nagbunga ng kasalanan for the whole mankind. At ang number one, syempre, naging apektado, ang naapektuhan nun si Adam sa si Eve. Pangalawa mismo, yung kanilang mga naging pamilya or mga anak. In the story of Cain and Abel, sa Genesis, we find the first brothers. Brothers whose conflict and rivalry ended in murder. Nakakalungkot, ano? First ever, brothers, nagpatayan pa. Here we will see kung ano yung naging bunga ng kasalanan ng mag-asawa. Pinili ni Adam sa kani Eve na gamitin sa mali yung kanilang freedom to choose. Minana ka agad in a very, very violent way ng kanilang mga naging anak, especially ni Cain. Kaya mga anak po natin, kung may mga medyo palsong ugali, tanungin mo rin muna natin ang sarili natin. Kasi baka naman minana lang sa atin. Itong batang ito, napakasungit. Bakit kaya? Eh bakit? Sino ba magulang niya? No? Napakatamad itong batang ito. Bakit? Sino ba magulang niya? Napaka-unhealthy na mga kinakain mong bata ka. Bakit ka ganyan? Bakit? Sino ba magulang niya? See? Hindi naman eh. Kasi iba nag-alaga sa kanya. Eh bakit mo sa iba pinaalagaan? Hindi man, ba't hindi mo tinuruan yung nag-alaga sa anak mo? Naturuan ng tama. So walang ibang accountable kundi yung mismong magulang din. Maging sino man yung nag-alaga, accountable ka dun sa pinaalagaan mo, naturuan ng tama, syempre, yung bata. Hindi mo maituturo sa iba. Panginoon, pasensya na po kung anak ko ganito, suwail. Kasi po, pinaalagaan ko sa aking mga magulang. O, ibig sabihin, suwail yung mga magulang mo. Kayo anak mo, nagkaganyan. Of course, kinakausap yung magulang, palakihin po sa tama ang aking mga anak. Hindi rin pwedeng ituro sa iba. So, the first ever brothers, sila mismo, they experienced yung kauna-unahang bunga ng wrong choice ng kanilang mga magulang. Cain chose to kill his brother Abel. That is the first homicide ever. Hindi lamang yon. That's the first time yung dugo ng tao tumapon sa lupa. That is the first time ever na instead hayop lamang ang ginigilitan ng leeg, ang tinutusok at namamatay, first ever in human history, tao na mismo. Hindi namatay in a very, hindi lamang sa old, hindi sa katandaan, hindi sa sakit, kundi kinitil ng kapwa tao. For me, this is one of the darkest part of human history. Nakita ninyo yung kaibahan nung nasa paradise at nung wala na sa paradise. Nung nasa paraiso si Adan sa si Eva, there's no hatred at all.
There's no murderous feeling. There's no violence. At wala kang makikitang dugo na dumadana. But after paradise, because of their sin, then darkness comes. Doon pumasok ngayon yung darkness sa pasimulain pa lamang ng human history. Yung nakikita natin ngayon, yung ginagawa ng mga ISIS, yung mga ginagawa sa mga wars, no, yung nangyayari sa mga wars around us, hindi lamang nagkakasyang pinapatay, dinudukot pa yung puso, kinakain, no, pinupugot yung ulo, nilalagay sa loob ng tiyan, ipapadala sa pamilya, itetext yung misis, patay na yung asawa mo. That is because of this. That's because of this. Then someone will say, unfair naman ng Diyos, bakit niya hinaya ang mangyari? Is it really God who did that? No, man did that to themselves. At ano man yung sufferings na meron tayo ngayon, you did that to yourself. Because of your wrong choices. Nagpapadala sa simbuyo ng damdamin, no? Kapag sumama ang loob, may lalabas na masasamang salita sa bibig. Pag nag-react na yung nakarinig at nasaktan siya, kasalanan pa ng tao nag-react. Of course not. Kung mapapansin ninyo, yun po ang point na pinag-aaralan natin. Hindi ka talaga pwedeng magturo. Unless kapag nagturo ka, matutulad ka na lamang dun sa Pharisee. Panginoon, maraming salamat po, napakabait ko. Wala akong nagawa ni isang maling choice. Hindi katulad ng taong to. No? Nang dahil sa kanya, nagkakaganto ang buhay ko. Naging katanggap-tanggap ba sa Lord yun? Of course not. So tingnan natin. The first homicide was tragic in itself. But it also demonstrates the kind of suffering that our choices can inflict on others. Especially when our choices are driven by selfish ambition. Doon nagsisimula ang lahat. Kaya nga no wonder sinabi ni Paul sa mga kapatiran, always esteem others higher than yourself. Dapat yung kapakanan ng ibang iniisip natin, hindi pang sarili nating kapakanan. Kasi doon nagsimula ang lahat. Balikan natin sa Lucifer. Bakit naging Satanas si Lucifer? Selfish ambition. Sariling kapakanan ang iniisip. I, me, myself. Ako ang masusunod. No? Ako ang masusunod. Kapag yun ang nangyari, of course, chaos. Yung dating organized, magiging disorganized. Yung dating ayos, hindi na magiging ayos. At ganun na nangyari sa first family of mankind. Nang simula ng Panginoon ng family, ayos na ayos. God instituted the first couple, automatically, He instituted the first family. Kaso, selfish ambition, nakita na natin ang nangyari. Self-interest, esteeming ourselves higher than others. Sa simbahan, ganun din. Kung tayo yung tipong kinakailangan i-please nyo ako, dahil kapag hindi nyo ako na-please, lalayas ako ng simbahan, ano pinagkaiba natin kay Lucifer? Pleasing God is the first and foremost priority ng bawat isa. Ang pangalawa po, hindi pleasing ourselves, pleasing others. Tayo po panghuli na lang. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pwede bang i-adjust natin to para sa akin? Pwede i-adjust natin for my taste or what? Saan natin minanay ang ganyang klase ng mga ugali? Walang iba kundi sa kalaban. We're using things, we're doing things na hindi naman talaga sang-ayon sa espiritu ng ating Panginoon. Often, the wrong that others perpetrate spills over into the lives of the innocents. Napaka-inosente ni Abel eh. Faithful siya sa Lord eh. Masunuring sa magulang, minding his own business. Bilang isang araw, walang kamalay-malay si Abel. Ito pa lang si Cain, gigil na gigil sa kanya. Selos na selos. Imagine your brother, pinag-iisipan ka, pinagtatangka ang kampatayin. Ano sinabi ng Panginoon sa aklat ng John? No?
Magi si Jesus Christ himself, sabi niya, hindi mo pa ginagawa, in your heart ginawa mo na. Yung pag-isipan mo isang kapatid ng masama, hindi mo pa ginagawa sa iyong akto, sa harapan ng Panginoon ginawa mo na 'yon. Sana lumayas na tong kapatid na ito, wala namang ginawa kundi sawayin ako sa mga ginagawa ko or what? Yan kaya magfo-forgive 'yan. No? Yung mga thoughts na 'yan, yung mga takbo ng puso, ginawa mo na 'yan. Sa harap ng ating Panginoon, you already committed that sin. Iniisip pa lang. Just like patungkol nga sa mga sexual immorality, right? Hindi mo pa sinisipingan eh. Iniisip mo pa lang yung tao. May ginagawa ka na sa kanya sa iyong kaisipan, ginawa mo na yon sa harapan ng Panginoon. You already committed sexual immorality sa harap ng Lord. Yes. Ngayon, si Cain, siyempre, nagsimula ang lahat sa kanyang puso. Kaya bang nitong Abel na to? No, holier than me? Or what? Mas katanggap-tanggap sa Lord? No, gigil na gigil yung tao. Unimaginable na isipin ng isang kapatid na patayin ang kanyang kapatid. And yet, minsan, or kadalasan, isa pa nakakalungkot, sariling asawa. Pinag-iisipan ng sariling asawa. Kailan kayo mamamatay itong taong to para makalaya na ako? That's murder. That is murder in the sight of the Lord. Yung isipin mong, oh, saan ka naman pupunta? Magsa-shopping. O sige, tas isipin, masadasaan na ng pison tong isan to para matigil ng suffering ko pag durusa ko sa buhay or what. You already committed murder in the sight of the Lord. Kapag inisip natin i-dispatcha mga asawa natin, ma-dispatcha ang ating mga kapatid, you already committed that murder, that sin against the Lord. And we know what kind of sin is that. Ngayon si Abel po, si Cain, hindi nagkasyang inisip lang niya, di ba? Talagang pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. For the first time in human history, dugo ng tao, sumaboy sa lupa. Kaya ang pagkakasabi sa Biblia, sumisigaw ng revenge, no, ng hustisya ang dugo ni Abel sa ating Amang nasa langit. Sumisigaw siya. That's why blood is red. Because we know the color of red. Sumisigaw kasi ang kulay na 'yan. Kaya nga kahit sa mga logos, mapapansin niyo majority pula. Kung hindi man puro pula, mayroong pula. Kasi naguhumiyaw ang kulay na yan. At yun mismo yung nakita natin, nang sumabog ang dugo ni Abel, sumisigaw ng justice sa ating Panginoon. The blood was enough to incur again the wrath of God. Kaya alam natin na nangyari, binanish ng Lord si Cain. Hindi lamang yun, nilagyan niya ng tatak. I will not kill you. Poprotektahan pa rin kita. That there will be this sign, the sign of Cain. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ng mga theologians yan, what is the sign of Cain? Meron kaya siyang tatak or tato or whatsoever sa kanyang katawan na kung sino man makakakita sa kanya, si Cain yan, lumayo tayo dyan. Huwag natin gagalawin because we will die. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon kay Cain, no, walang gagalaw sa'yo, I will protect you. But you will have that sign. At dumami rin siyempre, no? Hindi ko na dapat sabihin, pero I believe, marami na sa atin nakakalam, hindi lang naman babae, lalaki lang ang anak ni Adan sa ni Eva. Hindi lang naman si Cain sa kasi Abel. May mga anak ng mga babae yan, of course. Pero alam naman natin sa Biblia, ang binabanggit lang lalaki. Ang babae, hindi. May mga kapatid na babae yung mga yan. Pero silang dalawa lang. Diba? Ang priority, doon sa mismong kwento na ating pinag-usapan. Nagkaroon ng pamilya yan, through their sisters, dumami sila ng dumami. Kaya sa nakakita ng mapapangawasawa si Cain, syempre isa sa mga kamag-anakan niyang babae rin, of course. Dahil dumami na ang tao by that time, nabubuhay sila less than 1,000 years old. Meron nga sa atin, nag-aasawa ng 20, 25, 30. Eh kung aabutin ka ng 1,000 years old, makakailan ka, ilang apo na meron ka, apo sa tuhod hanggang talampakan. Darami syempre. Maraming na ang tao by that time. So hindi lamang sa
inosenteng katulad ni Abel, even dito ngayon sa future, sa present times, in holocausts and genocides, countless lives are offered as sacrifices to the gods of self and selfishness. Nakita niyo yung nangyayari ngayon sa ano, sa here sa Middle East. Sa katerbang mga bata, mga inosente, sila ang number one na biktima ng kagagawa ng mga matured na mga adults around them. Children are dying every day. Mabuti na lamang, because of God's mercy and grace, yung mga bata na wala pa sa age of accountability, mamatay man silang Muslim, mamatay silang atheist, mamatay silang magulang nila satanista, Mormon, Jehovah's Witness, mamatay man ang mga unbelievers, yung mga magulang ng mga batang yan, kung yung mismong bata hindi pa umaabot sa age of accountability, they will go to heaven when they die. Because of the blood of the Lord. The blood of the Lord covers the innocent. Yung mga tao, yung mga bata, anumang age naroon sila, kung umabot na sila sa point na alam na nila yung mabuti at masama, accountable na sila sa right and wrong, if they will die without the Lord, of course, they will go to hell. Pero yung mga innocent, kung anumang edad naroon sila, basta't inosente, when they die, kahit galing sila sa isang pamilyang hindi maka-Diyos, they will go to heaven out of their innocence. Yun pa man nakakalungkot. Nakakalungkot. In the pursuit of power, wealth, or both, the cost in human life and suffering is the highest price of the choices of hearts twisted in brokenness. Kaya nga sabi ng Panginoon, saan nakakita ng hari? Doon nagsimula ang Lord sa kwento na yun. Saan nakakita ng hari? Na sisige sa labanan. Ngayon, nakita niya ng 500 lang ang tao niya, yung kalaban niya, 1,000. Hindi kaya dapat umupo muna siya and count the cost kung mananalo siya o hindi. Na kapag nakita niya, teka, malabo ito ah. Saan katerba yung kalaban? Ilan lang kami? Buti pa, peace pack na muna. Makikipag-peace na muna ako. This is not yet the time for me to fight a war against this kingdom. Kasi malulupig kaming lahat. Ano sinabi ng Panginoon? Uupo muna siya. Pag-iisipan niya muna. No? Kung war or peace. Nung makita niya hindi niya kaya, peace offering. Peace talks na muna. Doon nagsimula ang Panginoon sa example ng hari. Ngayon, sa mga sumusunod doon, siyempre, yung mga normal na nangyayari araw-araw, regular na mga pangyayari sa ating mga buhay. Bago mo pasukin ang isang bagay, upuan mo maigi. Pag-isipan mo maigi. Hindi lamang yun, sabi ng Lord, saka nakakita nung mayroong doon pa rin sa kwento na yun, kasi nakakahiya eh, kung mayroong siyang sisimulan tapos hindi niya kayang tapusin. Ha? Ano yun, Kuya Lito? Nagtatayo ng bahay. Ayan, yung nagtatayo ng bahay, di ba? Nakakatawa, no, kahiya-hiya, yung mga tao, ang point ng Lord doon, na merong sinimulan, hindi naman kayang tapusin. Nakita niyo yung mga biblical everyday principles ng Lord? Kung meron kang sisimulan, may kitapon, tatapusin mo. Kasi kapag hindi, nakakatawa ka. Inilalagay mo sa kahihiya ng iyong sarili. Ang Diyos kasi, author sa ka-finisher eh. So inaasahan niya mga Kristiyano, nagsisimula ka rin at tatapusin mo yung sinimulan mo. Hindi lamang yun, kasi ugali ng Diyos yun eh. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Inaasahan ng Panginoon yun sa bawat Kristiyano. If you started something, finish it. Hindi po uubra, especially sa ministry, you started and yet you did not finish. Hindi yun ugali ng isang anak ng Diyos, ng isang royal. Ugali yun ng hindi anak ng Diyos saka hindi royal. Ang ugali ng chosen by heaven, he started, he finished. Ang ugali ng mga hindi chosen ng heaven, he started, he did not finish. So kung meron po tayong something ngayon, ministry, do everything in your power to start it and to finish it. Hindi lamang yon. Hindi lamang for the sake of finishing it. Sige na, okay na yan. Of course not. Give your best to the Lord.
Hindi po mediocre kind of service ang ibinibigay sa hari. Pwede kang papugutan ng ulo ng hari. Remember yung nakasama ni Daniel sa kulungan? O ni Joseph? Yung dalawa? Isang butler, isang baker? Bakit sila napunta doon? Mediocre kind of service ang ibinibigay sa Pharaoh. Itinapon sila doon. Right? Hindi natin pwedeng biru-biruin ang pagsisilbi sa hari. Especially now, ang ating Panginoon, ang King of Kings, ang Lord of Lords, ang Prince of Peace, ang King Himself, ang Lord. He deserved the best, hindi yung mediocre kind of service. At ang pagsisilbi po sa Panginoon, hindi by feeling. Hindi kapag feel mo, magsisilbi ka. Hindi ganon. Kapag pumasok ba tayo sa trabaho, halimbawa, tayong lahat may trabaho tayo, di ba? Feel kong wag magtrabaho ngayon, hindi ka papasok. Sa tingin mo, okay lang yun. O hindi ka pumasok kahapon. O nga, feeling ko kasi ayaw kong pumasok kahapon, sir eh. O hindi, okay lang yun. Okay lang eh, feel mo palang wag pumasok eh. Saka nakakita ng ganyang opisina, hindi mo feel pumasok, hindi ka pumasok, tas okay lang. Of course not. Kung hindi man yung pumasok ka nga, hindi mo naman ginawa yung trabaho mo. Nag-browse ka lang na nag-browse sa internet maghapon. Yung pang isang oras na trabaho, ginawa mong 12 hours, pinahaba mo, kunyari busy ka or what. Saka nakakita ng opisina, okay lang yung ganun. Now we are talking about the kingdom of God. Nagmi-minister tayo sa King of Kings, sa Lord of Lords, sa ating Creator. Sa author ng hininga natin ngayon, every second. Doon sa Diyos na nagpapapintig ng puso mo ngayon kung bakit buhay ka pa. Now, what kind of service are you giving that King, that Creator? Is it 100%? Or less than 10%? Or sang-ayon sa iyong sariling feeling? Kung lalawakan po natin yung selfishness, I'm telling you, hindi tayo matatapos na maghapon na ito. Hindi lamang yun na nasasakupan niyan, yung maiksing phrase na yan. Even each and every day sa ating buhay, in every Friday, you will see selfishness. You will see selfishness. Don't be like that. As humanity spread throughout the world, God had made, no? Hindi as in siya ang gumawa, kundi hinayaan niya betrayals, violence, abuse, war, and so much more spread with it. Their choices revealing how far from Eden and God humanity had strayed. Kaya mayroong aklat eh, yung Paradise Lost. Yun yung kwento na isang island. Napaka-inosente ng mga tao, ng mga tribes. Napaka, you know, napaka-peaceful ng pamumuhay, napaka-simple, napaka-down-to-earth, walang complication, napaka-simple, napaka-saya, walang sakit yung mga tribo. Isang araw dumating yung mga taga-west. May dumaong na galleon or what, nagdala ng trades, nag-introduce ng ganito, nag-introduce ng ganon, pati sakit, dinala. Pati mga maling ugali, dinala. Maling kultura, maling entertainment, Paradise Lost. Yung dating mga tribo na napakasimple ng buhay, napaka-pure ng kaisipan, madaling paligayahin, magsusungka lang, masaya na sila, pinasukan ngayon ng Western Civilization ng mga basura. Nawala ang innocence. Paradise was lost. Ganun mismo nangyari sa mga tao. Kaya mag-iingat po tayo sa mga pinapasok natin, sa mga isip natin, mga kapatid. Don't let that innocence go away. Kung magbababad man tayo online, magbabad tayo sa mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng langit. Kasi tell me, kapag kayo po nagbabad sa Facebook, hindi po lahat ng nariyan maganda. Karamihan nga dyan, selfish eh. I, me, myself eh, yung mga online social media na yan. Diba sana kapag nagbukas ka ng social media, inuuna mo ang Lord eh. Nag-share ka muna ng Word of God, hinahanap mo yung mga Word of God, no? Kinukumusta mo yung mga kapatiran. Pero kung other than that,
ginagamit natin sa iba yung mga pagpapala ng Lord, yung mga means na binigay niya sa atin, sinasayang natin, mga kapatid. You are losing your innocence each and every day sa tuwing ikaw nag-o-online, kumukonekta sa internet. Sinasayang natin. Nowadays po, ang mga Kristiyano, hindi mo na pwedeng sabihin, hindi mo magawang makapag-share. Kung meron po sa atin ngayon dito, na hanggang ngayon, hindi ka man lang makapag-share sa parents mo, sa mga kapatid mo, at least man ang through Facebook, kapatid, you're mistaken. You're doing things na hindi tama. Wala ka na kasing dahilan ngayon para masabi mong hindi mo maabot. Hindi mo masyaran ang iyong nanay at tatay, hindi mo masyaran ang iyong mga ang iyong mga kapatid, hindi mo masyaran ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang mga tiyuhin mo, mga pinsan mo, mga kaibigan mo, mga klase mo noon. Wala ka ng dahilan ngayon para masabi mong, Lord, wala po kasi akong chance or means to reach for their souls. Kung hindi po ninyo ginagawa yan, mga kapatid, I'm telling you, mas mababa pa sa mediocre kind of service ang binibigay mo sa Lord. Kung masasabi mo pang service nga yung ginagawa natin yan. I am challenging you, mga kapatid. Kung kayo maghapong nakatutok sa Facebook, use Facebook to reach for the souls of your loved ones. Use it. Okay, fine. Lagi mo ipost yung mukha mo dyan. Okay, fine. Masaya ka eh. Don't ever forget the word of the Lord. Yung mukha naman ni Jesus, ipakita mo sa kanila through those verses, sa mga patotoo mo sa buhay, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo here, habang ikaw ay malayo sa kanila. Wala pong dahilan. Walang dahilan. Iba naman, magpo-post, violence naman. Ang nalalathala yung gawa ng kadiliman. Bakit hindi natin ilathala yung gawa ng liwanag? Imbis nang i-post, yung good news, puro bad news pa. Sangkaterba na nga ang mga masasama nangyayari sa mundo, kapag nag-post ka pa ngayon, bad news pa rin. What about the good news? Yun ang dala ng Lord eh. Yun ang dapat dala ng isang Kristiyano. Good news lagi. Good news. So tingnan natin. This became painfully clear in Genesis 6:5-7. As the brokenness of a fallen race so greatly grieved the heart of God, that He sent a flood to destroy the earth. Why? From there, He would start over. Maring tinatanong natin, Lord, bakit ganun? Pwede namang kay Adam saka kay Eve pa lang, in a snap, i-reboot mo na kaagad ang mankind, ang creation. But we know, God is not like that. Kasi hindi niya ginawa eh. Yun lang na ibig sabihin nun. Bakit hindi niya pinatay na lang yung dalawa, maglagay na lang siya ng bagong Adam, yung bagong Eve. At this time around, no more serpent. Pero why? You know why? Kasi pag merong ginawa ang Panginoon, dire-diretso yun, walang putol. Walang putol yun. Hindi siya yung tipong, ay, bago na lang ulit. Naku, mali na naman, bago na naman muli. Eh, hindi naman siya tao, Diyos siya eh. But God knows what will happen, of course. At may sagot na siya. Of course, meron ng sagot ang ating Panginoon. At doon tayo nagpo-focus, doon sa wonderful answer ng Lord, even sa pinaka-mahirap, pinaka-imposibleng problema na pwedeng kaharapin ng creation, ng whole creation. So, sa ginawa ni Adam, sa kani Eve, sa nangyari kay Cain, sa kay Abel, after many, many years, marami na po ang tao, chapter 6 pa lamang ng Genesis, pinag-aralan niyo yan, ginunaw na agad ng Lord ang mundo. Genesis pa lang. Hindi pa umaabot ng Exodus. Ilang chapters pa lang ang Genesis. Ginunaw na niya. Nakita niyo yung bilis ng pagkalat ng evil, ng sins of darkness because of using one wrong choice. Sa early parts ng Genesis, evil. To the point, maging yung mga evil angels, no, nagkaroon na ngayon ng mga Nephilims, mga giants, mga great men who are against God. Diba sana kung great men, pro-God eh, kaso hindi, anti-God sila. Anti-God.
Nag-flourish ka agad yung mga demonic, yung mga selfish na mga bagay-bagay. To the point, nung panahon ni Noah, grabe na talagang evil ng mga tao by that time. To the point, God has to restore things. Hindi niya i-reboot. Hindi niya i-erase yung mankind, papalitan ng bago. Hindi siya mag-create uli ng physical universe na new. Yun pa rin. Pero, he will start again after the flood. Ganun ka-evil. Simula pa lang ng Genesis, just because of a wrong choice, huwag kainin, kinain. After many, many years, the flood. The flood. Yung pong naging kasalanan ni Adan sa kan Eva, hindi lang naman silang apektado, hindi lang yung mga naging anak nila. Even the whole creation itself. The whole creation itself. After the flood po, yung physical universe, especially the earth itself, nagbago yung ano niya, composition. Dati-rati, kayang buhayin ng earth, ng natural, yung natural na earth, yung mga dambuhala, yung mga malalaki. Pero after that, no more. No, kagabi nanonood ako ng documentary, specifically, nung mga nakahuka sila ng mga buto, syempre mga fossils. Ngayon nakakita sila ng tutubi. No? Pero yung tutubi, ganyang kalaki. Giant kind of tutubi. So, ngayon pinag-aralan nila, paano bakit kaya ganun? Pero eksaktong itsura, the same, no? Dragonfly, pero napakalaki compared sa napakaliit ngayon. How come? Pinag-aralan nila, no? Ang isa sa nakita sa pag-aaral ng scientist, alam niyo ko ano? Kung bakit yung mga tutubi nung araw malalaki at ngayon maliliit na? Alam niyo kung ano element? Oxygen. Nung panahon ng malalaking tutubi, pure ang oxygen. Mas flourish, mas marami ang oxygen. But as time went by, na yung mga magagaling na mga tao, because of industrialization, di ba? Industrial revolution, at kung ano-ano mga hinihit-hit, binigyan siya ng Panginoon ng fresh air, pumili ng dahon, sinunog, hinit-hit yung dahon. You know? Nakita niyo yung kabaluktutan ng utak ng tao? Binigyan kita ng fresh air? Hihit-hit ka ng usok? Binigyan kita ng clean water? Umiinom ka? Umiinom ka ng something na sisira sa baga mo? O sa liver mo? Or what? Sa atay? Baluktot na klase ng mga kaisipan. Anyway, bakit daw ganun? Kasi oxygen. Simply because of one element, oxygen. Mas pure ang oxygen ng panahon ng malalaking tutubi, at hindi na pure, ganun ka-pure yung oxygen na hinihinga ng maliliit ng mga tutubi ngayon. Simple lang, oxygen lang ang pinag-uusapan natin, pero ganun ang epekto. Ngayon, is our oxygen now, mas pure ba siyang oxygen ngayon kaysa sa oxygen natin noong 1980s or 60s? Of course not. Nung isang araw, ang China po, for the first time, nagkaroon sila ng red alert. Smoke red alert sa China. Hindi mo makikita, almost few meters lang, yung kaharap mo because of smoke. Man-made smog. For the first time in history. Nakikita ko mga kapatid, Lord, hindi talaga imposible ang sinasabi sa aklat ng Revelation. Hindi imposible. Yun na lamang kayang gawin ng tao sa kapwa-tao, grabe na eh. Look at China. Look at them. Nakita niyo ba yung picture na nag-e-exam yung mga bata? Puro usok. Smug. Man-made. Wrong choices after wrong choices after wrong choices after wrong choices. Tinry ng tao na yung punishment ng Lord because of wrong choice ng ating mga ninuno, ang sabi kasi doon, yung lupa ng araw, di ba? Basahin natin susunod. Dito kayo papasok yan. The cataclysmic event of the flood, however, also reflects the impact that human choice had on creation. At nakita na natin yan. The flood revealed the growing influence of sin. It also showed that creation itself would bear the consequences of the choices humanity makes. Ano man nangyayari ngayon sa creation, sa natural creation, sa nature itself, kagagawan pa rin ng tao.
just like China. Hindi lamang yon, no? Sabi ko nga nung nakaraan, bakit kaya ganon? Supposedly, ang design ng pagkain to make people healthy. Kaya ka kumakain para maging healthy ka, di ba? Pero bakit baliktad yata? Ang pagkain ngayon na nagiging dahil kung bakit namamatay ang tao. Wrong choices. Wrong choices. Sabi ko nga, hindi naman yung pagkain magpupumilit na pumasok sa bibig mo eh. Mag-iisip ka eh, mag-decide ka, kakain ba ako o hindi? Tama na ba or hindi? Iinom ba ako nito or hindi? Hihitin ko ba or hindi? Laging yung tao ang mamimili. Hindi yung mga yun. Hindi mo sila pwedeng ituro, Lord, kung wala naman lahat yan, hindi naman ako magkakaganito eh. You cannot say that. Hindi sila lalapit ng kusa sa'yo. Hindi mo sila i-consume kasi papasok sila ng kusa sa bibig mo. No, it's not. You must decide. You must decide. Pero again, wrong choices after wrong choices after wrong choices after wrong choices. The Apostle Paul affirms this in his letter to the Roman Church, where we read, "For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until even today." Maraming nangyayari pong mga natural, ang tawag kasi of course natural calamity eh. No? Pero in the long run, kaya alimbawa, ilang beses na nangyayari sa Pilipinas, flash flood. No? Then natural naman yung paminsan-minsan talaga, pag napuno yung kaldera or what, sumasabog eh. Pero nang-checkin nila, kalbo na pala. Yung bundok, wala na nag-hold sa lupa, nagkaroon ng flash flood. No? E minsan kasi ang tao, in order na hindi niya ituro ang sarili niya, marami siyang ibang ituturo eh. Pero kung titignan natin, pag-aaralan natin, ang laki ng kinalaman ng tao, why these things are happenings nowadays. Halimbawa, global warming. Of course, alam ko, sa scientific community, debate yan eh. Ano ba talaga yung nagkakos ng global warming? Meron nagsasabi, hindi naman totoo ang global warming eh. Meron naman nagsasabi, hindi, natural naman yan. Every after thousands of years talaga, nagkakaroon ng palpitation, hot cold ang mundo or what. At meron din naman nagsasabi, because of yung mismong ginagawa ng mga tao. Una yung ozone layer. Sino bang sumisira ng ozone layer? Hindi ba yung mga produkto ng tao? Bakit nabawal yung spray net? Inatuklasan ng science, yung spray net na ginagamit noong 80s hanggang early 90s, meron siyang chemicals na sumisira sa atmosphere. Kaya itinigil yung mga yan. Kasi yung usok na iniimit ng mga kotse, yung usok ngayon sa China na bumapalot sa bansa nila, sino may kagagawa nun? Themselves. And those things magkakaroon niyang ng malaking repercussion in the future. Yung sobrang pag-emit ng carbon ng tao nowadays, ang sasalupo niyan in the future, yung mga bata. They will catch ano man yung sinisimula ng mga tao nowadays. Yung tuna, nung araw, sangkater ba tuna eh? Eh, ang mga Japanese ang tatako sa tuna. No? Kung mahilig kayo manood ng documentary, especially science, no? Yung mga bagay na may kinalaman sa buhay natin, one way or the other, directly or not, indirect or direct. Kanda ubos na! Ngayon, ang question ngayon ng mga nasa documentary, paano na yung mga bata? Baka darating ang time sa history book na lang nila mababasa ang tuna. Ay, ito pala ang tuna? Kaya lang sayang, hindi na natin matitikman, inubos na ni nanay sa kanitatay nung araw. Yung mga matatakaw na mga tao nung araw, walang pakundangan kung mag-produce, nag-overproduce, walang itinira. And you know what? Every day po, hundreds. Hundreds po ang nawawala, ang extinct. Nag-extinct ng mga animals because of us. Because of man. Yung pong wrong choices ng mag-asawa, until now po, ginagawa yan ng tao. Deforestation, kaganda-ganda ng bundok, hukayan, nagkawasak-wasak, nagkabutas-butas, nandal sa minerals. Ano, abutan ng mga bata ngayon, paglaki nila. Oh, may bundok dito ah! Saan napunta yun? Wala na. Mining na kasi siya eh. Sinira na, di ba? So again, sa future, sino ang sasalo? Yung mga bata, paglaki nila. No wonder po mga scientists ngayon nag-iisip mag-colonize sa Mars.
magko-colonize sa ibang planeta. Another victim of humanity naghihintay. I-victimize Mars, nananahimik, i-victimize. Hindi lamang yun, alam niyo ba yung kwento na mayroong malaking asteroid na umiikot-ikot? Plano lang minahan. Merong kumpanya, kasi meron ng technology, kailangan lang nila simulan, napag-aralan nila ng mga engineers, mga scientists. Sasabayan nila, kasi nagawa nila minsan na yung isang asteroid, nakapag-landing sila ng satellite. So nakasakay ngayon din yung satellite. So ngayon, ang plano ngayon, merong malaking asteroid or what, nakita nila mayaman sa minerals, mga matitibay na mga metallic minerals. Gagawin nila, ganun din sasabayan, unti-unti, lalapag doon, miminahan. Nakita niyo yung gano'ng ka-far out na ang utak ng tao? Siyempre, pera ang pinag-uusapan doon. Bakit sila pupunta doon? Magtsatsaga sila. Sinong tao pupunta doon or what? O sino gusto mag-apply sa inyo? Magiging minero ka sa asteroid, sa ibabaw ka ng isang malaking meteor na tumatakbo na mabilis sa space. Siguro mga after 10 years, pwede kang umuwi. Pwede kang magbakasyon. Every 10 years. Kasi sa biyahe pa lang kasi, ilang taon na eh, papunta doon, ay yung biyahe pa pabalik. Far out. Ako personally, I know kung saan pupunta yung mga iniisip na lang yan. Creation's groaning started when thorns and thistles began showing up in Adam's attempts to grow food. Wala naman dapat mga tinik eh. Dapat ang rosas, pag hinawakan mo, walang tinik. Talagang kagandahan lang ang makikita mo. Pag hinablot mong ganyan, wala kang tinik. Walang tutusok sa kamay mo. Pero merong nagsimula nang tumubo yung mga thorn. Yung mga magpapahirap sa tao. Sige, enjoy mo ang kagandahan ko. But do not touch me. Pag hinipo mo ako, magdurugo ang kamay mo. And even now, bago makapag-enjoy po ang tao, meron munang masisira. Bago makapag-enjoy ang tao, meron munang mahihirapan. Yung mga kakarampot na mga ginto or alas na meron tayo, bago napunta sa katawan mo yan, for you to enjoy, marami pong nagdusa muna. And you know what? Maraming namamatay sa minahan. Nadadagana, nasusuffocate, nakakasakit. Just for us to enjoy this tiny thing sa ating mga katawan. Nakita niyo yung balance? For you to enjoy, ang kapalit po nun, merong namamatay. Merong nahihirapan. That is life na pinili ng tao. Panahon pa lamang ni Adam saka ni Eve. The earth bore the natural brunt of a supernatural flood. It still groans and will continue to groan until it is renewed and once again function as it was meant to. At mababasa natin yan, of course, just sa mga verses na yan, i-re-restore ng Lord yan lahat in the future. But as of now, hinaharap muna natin yung naging bunga ng ating mga wrong choices. Not only us, especially ng mga ating mga ninuno, pero yung mga choices na ginagawa natin ngayon, ang magiging apektado dyan, syempre, yung mga bata. Yung mga bata themselves. Nakita ninyo, di ba, yung mga simpleng bagay ngayon, hindi na libre. Dati ang tubig libre. Ngayon, tubig, binibili mo na lahat. Samantalang nung araw, of course, sa Pilipinas kasi, nawasa, okay na eh. Kaso ngayon kasi, masyado na maraming mga pasosyal eh. Ayaw uminom kahit nawasa. E nung araw nga, sa poso ka nang umiinom, nabuhay ka naman, hindi ka naman namatay. Nagkaroon ng konting pera, ayaw na. Di ba may mga bansa nag-o-offer ng oxygen? Makakabili ka na rin ng pure oxygen ngayon. At a price. Isipin mo yung libre yung binigay ng Panginoon na malinis because of us, of the wrong choices na ginagawa natin. Naging marumi, bibili ka ngayon oxygen. Siguro kung may imbento ng tao, pwede kang bumili ng katawan. Lilipat at lilipat ng katawan ng tao. Uy, medyo nagkakaedad na ako. Makabili nga ng bagong katawan. I'm sure. Gagawin ng tao yan. Kung ang kaluluwa lang, may imbento ng tao, pwedeng ilipat. Lilipat. Hindi magkakasya sa katawang meron siya. Lilipat yan. No? That is man. So with the fall, the universe lost its equilibrium. As creation groans, we groan with it. At paano, I hope, nakikita ninyo yung, sabi nga nila, the plot thickens. Habang nagtatagal, pakapal ng pakapal, padense ng padense, yung information, yung epekto, nung sinimulan ni Adam sa kani Eve. These are the things na dapat pinag-iisipan natin, mga kapatid.
If we are so selfish, hindi mo napapansinin yun eh. Pero habang hindi mo pinapansin yan, hindi mo alam yung magiging negative effect nun sa mga tao in the future. Palala ng palala. Sila ang sasalo sa lahat ng ginagawa natin ngayon. So bago yung kabuuan, yung economy, sa ating sarili mismo, dapat ganun din. Simulan natin sa ating mga sarili. For the sake of the Lord, for the sake of the others, at panghuli na lamang ang ating mga sarili. Do not be selfish. Meron ba kayong gustong idagdag bago tayo mag-closing prayer? Any question? Meron lang. Kasi, meron kami isang kakilala na banggit niya minsan. Ano din siya, Christian? It might be possible na a Christian, a real Christian, might not committing sin anymore, but he commit mistake. So ano po ba yung ano doon, yung mistake, yung difference ng mistake and sin, or mistake can be considered as sin, or... Una, I don't believe na mayroong Kristiyanong nabubuhay na hindi na, wala na silang capacity to commit sin. I don't believe that. Isa lang naman ang talagang hindi nagkasalang tao, si Jesus Christ, na magkatawang tao siya. So yung unang part nun, I really don't believe. Walang Kristiyanong hindi nagkakasala. Wala, ever. No? Mangyayari yung pag nandun tayo sa langit. Pero habang nandito tayo sa planetang ito, sa physical universe, we will commit sin. Natural na sipa yan ng ating pagkatao, yung pagkakasala. Tapos mistakes, okay. Siguro doon tayo mag-dwell sa word na mistake. Pag sinabi mong mistake, kasalanan na kaagad or what? Meron bang mistake na kasalanan at merong mistake na hindi kasalanan? Halimbawa, dapat ililinawin natin ano kasi merong ganito eh. Dapat ang pipindutin ko sana dun sa machine yung number 2 eh. Kaso I committed a mistake, number 3 na pindut ko, nagkasala ako. Hindi kasama yon. Kasi kung mistake, kasi napaka-generalized na mistake. Nagkamali ka ng pagpili ng kulay, nagkasala ka ba because of that? Nagkamali ka ng bili ng kamatis, dapat pala talong. I mean, is that a sin? So, anong klaseng mistake ang pinag-uusapan natin? Kasi masyado malawak yung word na mistake. Siguro, yung kasi ba, pagka nagpag-pray tayo, pati yung mga ginawa natin knowingly and unknowingly, yung hindi mo alam, na-open mo yung isang kapatid. Hindi mo alam yun eh. Kumbaga, hindi mo kinakounter, nagkasala ka. Kumbaga, magkaroon negative impact. Oo, negative impact. Hindi, wala kang alam eh. Hindi mo sinasadya, yun yung palagay kong sinasabi niyang hindi sin. Pero kasalanan pa rin siya, kaya nga hinihingi natin ang ano na knowing be and unknowing be. I-confess natin sa Lord. At maganda rin kasi kaya nga, di ba tinuturo natin na maging open. Kung na-open ka ng kapatid, i-approach mo siya para alam niya. Kasi hindi niya alam eh. Tapos gagawin mo siyang responsible. Mga personal preferences na kasi yan eh. Yung mga ganun. Yung pero yung pagkakasala, kahit na yung prayerful person talaga. So yung nagsabi nun, yung nila Brother Alex na nagsisharing ko, meron kami isang kasamahan na, leader na rin niya ng simbahan. So, nabanggit niya na, pinag-aaralan ko ngayon, sabi niya, na pwede siguro na ang real Christian, hindi na nagkukumit ng sin ngayon, sabi niya. Tapos baka mistake lang yung kaya nga. Pinapagaang niya yung something na mabigat. Pinag-aaralan niya kung ano ba tama ba yung... Basahin niyo yung Biblia ka mo. Yung sagot doon, hindi niya makikita dito eh, saka dito. Nandun yun sa Biblia. Makikita niya kaagad yan. Or minsan kasi may mga, dahil we are walking, tapos napakadali natin maghusga ng ibang tao. Hindi ka naman na, kumbaga, yung heart mo, wala naman dun sa ano na talagang husga mo. Kumbaga, pinapattern mo dun sa ginagawa niya. Pero sa iba, talagang, para sa'yo, kumbaga, kasi nakita sa Bible, sabi niya, pero kung naghusga ka agad, sahanan ka rin. Of course. Naka-open ka rin. Amen. Pero yung mistake, matatawag pa rin ang kasalanan yun. Kasi yun naman yung sinabi ng Panginoon sa Old Testament. Yun yung tinatawag ng kasalanan na hindi sinasadya. Kasalanan pa rin ang tawag, pero hindi mo sinadya. Halimbawa,
na pag-away ka, na nasaktan mo yung tao, hindi mo sinasadya dahil pinagkanggol mo lang sarili mo. Mm-hmm. Yung tawag doon, kasalanan na hindi sinasadya. Kasalanan pa rin yung tawag. Pero hindi mo sinadya yun. Kaso, ang term kasi ginagamit, kung sin-sin, kung mistake-mistake. Ibang kategory kasi yun eh. Hindi lahat ng mistake kasi sin. Alam na natin yun. Pero sin is sin. Walang ibang kategory ang sin. Ngayon, according kasi sa Biblia, sa Old Testament, meron kasi talaga mga kasalanan ng hindi sinasadya. Merong sinasadya, merong hindi sinasadya. Kaya meron kang dalawang pupuntahan. Pag meron kang nagawang kasalanan, talagang as in kasalanan, pumunta ka rito sa refuge na ito. Kung meron ka naman nagawang kasalanan na hindi mo na sinasadya, kasi hindi mo alam nga, meron ka rin pupuntahan, meron kang ibang gagawin. Pero, for me, yung mistake kasi as in per se, masyadong generalized. Halimbawa, yung ginawa ni Adam sa ni Eve, paano natin tatawagin yun? Mistake ba? Or sin? Sin talaga yun. Nililinaw kasi, hindi kasi pwedeng vague eh. Hindi pwedeng generalized. Sa Biblia, kapag sinabing sin, sin. Kapag sinabing mistake, mistake. Okay? Hindi na masyadong pinapalawig. Hindi na masyadong pinapalawig. Pag sin mo, di ba, parang ano siya, directly rebellion against the will of God. Yung mistake, it could be a sin kung nag-create siya ng sin. Or I mean, yung impact niya, yung mistake, yung wrong choice. Kasi wrong, ibig sabihin, may negative talaga impact yun. So kung nagpatuloy, at ano, halimbawa, yun nga, nagkamali ng halimbawa sa elevator, pindot. Oh, mistake yun, siyempre. Yun ang mistake. Yun ang mistake. Yun ang wrong choice, and then alam niya na namali, sumigi pa rin. Kung alam mo, ganito kasi yan eh, kaibahan niya, pag mistake kasi, hindi mo kasi alam eh, at nagawa mo siya. Mistake. No? Pag sinabing sin, ibig sabihin, nagawa mo na. Okay, pag-usapan na elevator. Kapag napindot mo ng nagkamali ka talaga, dapat number 10 eh, pero number 2 na pindot mo unknowingly talaga kasi ang lalim na iniisip mo. That's a mistake. May kasama ka pa naman, mapapahaba tuloy yung biyahe niya. Uy, pasensya ka na, nagkamali ako ng pindot ha. Pero kung malinaw naman ang isip mo, in order na mapahaba yung kanyang biyahe sa elevator, imbis na 2, talagang knowingly pinindot mo yung ibang number, then that's a sin, that's wrong. Sinadya na kasi yon. Ang mistake kasi hindi sinasadya. Yung sin, sinadya, alam mo na eh, pero ginawa mo pa rin, then that is a sin. Eh, yung sinadya sa James 4:17, di ba? Alam mo na na. Ayan. Di ba? Yun. Sa kanya na alam yung mga tama na dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa, that is a sin. Pero kung hindi mo alam, kasi marami sa atin inosente pa sa maraming bagay eh, pasensya ka na, hindi ko alam eh. No? That's a mistake. No. Ano innocent pero excuse mo. Of course. Yung repercussion nandun pa rin. Pero po dapat sinasabi mo sa pag-pray yung patawad sa mga nagagawa ng sinasadya sa kapatid. Of course. Dapat. No. Especially pag na-realize mo na nagkamali ka, pray, ipag-pray natin 'yon. I don't believe yung data na sinasabi ni Fred Joey. Hindi na pinangalan. Para ko yun eh. Leader ka, matan mo. Palagay ito patungkol sa yan, patungkol sa Word of God. I mean, patungkol sa religion. I mean, patungkol sa belief. Kasi hindi naman siya mag-open ng... Alibawa, ang magbibigay pa tayo ng example, at gusto ko magpunta ng Canada. Tapos punta ko ng Canada pala, hindi pala ako pinagpalaro. Magkakamali ko, mistake ko. Nasa Saudi Arabia ako, ganda ng buhay ko. Pinagpunta ako ng Canada, napahamak pala ako doon. Hindi yun ano, ang issue kasi dito, palagay ko, yung sa tao na yun, ang kanyang pananaw, pagkasalanan, may condemnation. At tayo kasi, Christian, hindi tayo kinokondem ng Lord. Eh. Kaya ayaw na gamitin yung sin. Ang ginagamit niya, mistake. Eh, na pinakasigun niya para kasi sa atin. Kasi ang kakaibad kasi ng kasalanan, na condemnation. Sabi parang separate sa atin, Panginoon. Eh, since hindi naman tayo sinaseparate ng Lord, kaya ayaw niya gamitin yung sin, ginagamit niya mistake. Which is for me, biblically, it is wrong. Oo nga eh, that's wrong. Pwedeng gamitin, hindi matanggal, hindi pwedeng gamitin yung mistake sa kasalanan. Anything that against the Word of God, it's sin. Sin. Maliwanag yan. Amen. Amen. Kapag na-realize natin we did something wrong pala at kinonvict nga tayo din, repent, ipag-pray natin.
Kaya yung napag-aralan sa Padisil, araw-araw may dalawang klase tayong kasalanan na nagagawa. Una, sin ab commission, pangalawa yung sin ab commission. Yung hindi sinasadya yung sin ab commission, yung sinasadya yung sin ab commission. Okay. Okay, meron pa po? Kasi mapapansin ninyo ang talagang issue sa Biblia, hindi naman yung mga mistakes eh. Yung sin, yun nga ang sinold ng Panginoon, yung sin, hindi yung mistakes eh. Yung sin, no? Yung sin.